Magandang araw mga mag-aaral. Tayo ngayon ay nasa ating ikatlong module at ito ay tungkol sa totoong pamahalaang Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon. Para sa ating pamantayan sa pagkatuto, napapahalagahan ang tugon ng pamahalaan at mamamayan ng Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon. Ito ay nahahati sa dalawang leksyon. Ang unang leksyon ay tungkol sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. At ang ikalawang leksyon naman ay tungkol sa Magna Carta for Women. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga batas na binuo upang mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan. Pangalawa, naiisa-isa ang maaaring mabigyan ng proteksyon ng mga batas na binuo ng pamahalaan. At ang pangatlo ay napapahalagahan ang papel ng pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng karahasan at diskriminasyon. Sa mga nakaraang aralin ay inyong nalaman at naintindihan ang iba't ibang karahasan na nararanasan ng iba't ibang kasarian. Partikular dito ang mga karahasan, pang-aabuso at diskriminasyon na nararanasan ng mga kababaihan. Gaya ng madalas nating nababalitaan sa mga pahayagan, radyo at telebisyon o sa mga social media, isa ito sa mga hindi patuluyang nabibigyang solusyon ng ating bansa, maging ang ibang bansa sa daigdig. Ano nga ba ang ginagawang hakbang ng pamahalaang Pilipinas bilang tugon sa isyung ito? Pangunahing gampanin ng pamahalaan ang pagprotekta sa kanyang mamamayan. Paano nga ba binibigyang proteksyon ng pamahalaan ang mga kababaihan mula sa mga karahasan? Ito ay sa pamamagitan ng pagpasa at implementasyon ng mga batas na may layuning solusyonan ang mga isyung ito. Isa sa mga batas na ito ang tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act 2004 o ang Republic Act 9262 ay isang batas na nagsasaad ng karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak. Nagbibigay ito ng lunas at proteksyon sa mga biktima nito sa pamamagitan ng pagtatalaga ng kaukulang parusa sa sinumang lalabag sa batas na ito. Sino-sino ang saklaw ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act? Ang mga kababaihan sa ilalim ng batas na ito ay tumutukoy sa kasalukuyan o dating asawang babae, babaeng kasalukuyan o may nakaraang relasyon sa isang lalaki, at ang mga babaeng nagkaroon ng anak sa isang relasyon. Ang mga anak sa ilalim ng batas na ito ay tumutukoy sa mga anak ng babaeng inabuso, mga anak na wala pang 18 taong gulang, lehitimong anak o hindi, mga anak na may 18 taong gulang pataas ngunit walang kakayahan na alagaan o ipagtanggol ang sarili, at panghuli, hindi tunay na anak ngunit nasa ilalim ng pangangalaga ng isang babae. Matapos mong malaman ang mga saklaw at pinoprotektahan ng batas na ito, sino naman ang maaaring patawan ng parusa kung lalabagin ang batas na ito? Sila ay ang mga kasalukuyan o dating asawang lalaki, kasalukuyan, dating kasintahan o live-in partner na lalaki, mga lalaking nagkaroon ng anak sa babae, at mga lalaking nagkaroon ng sexual o dating relationship sa babae. Ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ay isa sa pangunahing nagiging proteksyon ng mga kababaihan at kanilang mga anak sa namang uri ng pang-aabuso, ito man ay sa paraang pisikal, sexual, at emosyonal. Bukod sa pagbibigay lunas at pagprotekta sa mga kababaihang biktima ng karahasan,
ay isinasaalang-alang din ng pamahalaan ang pagbibigay ng solusyon sa isyu ng diskriminasyon sa mga kababaihan. Ang matagal ng isyu kung saan mas mababa ang tingin sa mga kababaihan kung ikukumpara sa mga kalalakihan. Upang ito ay bigyang lunas, ipinatupad sa Pilipinas ang isang komprehensibong batas na tinatawag na Magna Carta for Women. Ang Magna Carta for Women ay isang batas na naglalayong itaguyod ang taglay na husay at galing ng mga kababaihan at ang kanilang potensyal upang maging kabahagi sa pag-unlad at pagbabago ng lipunan kung saan sila ay nabibilang. Nilalayon din itong wakasan ang anumang uri ng diskriminasyon sa kababaihan at itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae sa lahat ng bagay. Ang Magna Carta for Women o ang Republic Act 9710 ay isinabatas na ang Hulyo 8, 2008 ay nakabatay sa mga umiiral ng batas sa Pilipinas at iba pang pandaigdigang instrumento gaya ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Isinasaad sa Magna Carta for Women na ang pamahalaan ang pangunahing tagapagpatupad ng batas na ito. Ang pamahalaan ang tuwirang responsable sa proteksyon ng mga kababaihan sa lahat ng uri ng diskriminasyon. At ang pamahalaan ang tatayo bilang tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan. Ngunit paano ito isa sa katuparan ng pamahalaan? Ito ay sa pamamagitan ng paglikha at pagpapatupad ng mga batas, patakaran at programa na nagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng mga kababaihan. At pagrepaso at pag-adi sa mga batas, patakaran, programa at pulisiya na nagpapalala sa diskriminasyon sa mga kababaihan. Isa pang hamon sa pamahalaan ang pagwawakas sa mga stereotype at pag-aali sa mga kostumbre, tradisyon, paniniwala, salita at gawi na nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Ang Magna Carta for Women ay sumasaklaw sa lahat ng kababaihang Pilipino, anuman ang kanilang edad, pinag-aralan, hanap buhay, relihiyon at pinagmulang etnisidad. Binibigyan ng higit na pagpapahalaga sa batas na ito ang mga batang babae, matatanda, may kapansanan, marginalized women at women in especially difficult circumstances. Ang mga maituturing na kabilang sa marginalized women ay ang mga kababaihan na nasa hindi panatag na kalagayan o mahirap, wala o limitadong kakayahan na matamo ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sila ay ang mga kababaihang manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka at manggagawa sa bukid, mangingisda, migrante, at mga kababaihang Moro at Katutubo. Ang mga tinatawag naman bilang women in especially difficult circumstances ay mga babaeng nasa panganib na kalagayan. Ilan sa mga kababaihan nasa ganitong uri ay ang mga biktima ng pang-aabuso at tarahasan at armadong sigalot, biktima ng prostitusyon, biktima ng illegal recruitment, biktima ng human trafficking, at mga babaeng nasa kulungan. Bukod sa pamahalaan, ay kinakailangan din na tayo mga mamamayan ang kanilang maging kaakibat upang tuluyan ng wakasan ang mga karahasan at diskriminasyon, hindi lamang sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng kasarian. Tandaan na may magagawa ka upang maging mas mabuti ang lipunang ating ginagalawan. Ngayon ay inyong lubos na nang naunawaan ang iba't ibang batas na pumoprotekta at nagtataguyod sa karapatan ng mga kababaihan. Ngayon ay dadako tayo sa pagsasagawa ng ating performance task. Batas dito, alamin mo. Para sa ating panuto, pumili sa pagitan ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act
at Magna Carta for Women at igawa ito ng isang flyer na nagsasaad ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa napili mong batas. Gumamit ng 1/2 bond paper para sa inyong flyer. Binabati kita. Patagumpay mong natapos ang Module 3. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at pakikinig sa ating leksyon. Hanggang sa muli nating talakayan, paalam!